sa chapter 1088, nakita natin na mukhang natalo na si Garp ng Black Bay Pirates sa Hachinosu. Sa video natin ngayong araw, susubukan nating sagutin ang tanong kung buhay o patay na nga ba ang Hero of the Marines. At kung buhay pa siya, ano kaya ang magiging kapalaran niya sa hinaharap? Pero bago ang lahat, huwag mo munang kalimutang mag-like ng video nito at mag-subscribe sa ating channel dahil napakalaking suporta na yan sa akin para patuloy pa akong makagawa ng marami pang One Piece content. Kung hindi nyo pa napapansin, ang mga pangyayari sa Hachinosu ay parang replay lang ng mga nangyari na sa Marineford. Merong importanteng tao na nahuli si Blackbeard at kinulong bilang parte ng isang mas malalim niyang plano. Ang mga bihag na ito ay pinalibutan ng matinding depensa. Si Ace ay nilagay noon sa Marineford kung saan pinotektahan siya ng buong pwersa ng mga Marines at pati na rin ng mga Shichibukai. Habang si Kobe naman ay napunta sa Hachinosu na isang pugad ng sobrang daming pirata kasama na ang malalakas na Titanic Captains. Ilang beses na banggit na ang pagsugod sa dalawang lugar na ito ay parang isang suicide mission. Pero gayunpaman, ang dalawang bihag ay may kani-kanilang legendary father figures na handa silang iligtas kahit pa suicide mission ito. Nandoon si Whitebeard para kay Ace at si Garp naman para kay Kobe. Dahil sa mga pagkakatulad na ito, maraming Garp fans ang natakot na simula pa lang ng mga pangyayari sa Hachinosu. Bakit? Dahil natakot sila na baka ang ending sa Hachinosu ay maging kaparehas rin ng ending ng Marineford. Kung matatandaan natin, para makatakas yung mga kasamahan niya, nagpaiwan si Whitebeard para i-distract yung mga kalaban. Nagkaroon siya ng last stand laban kay Blackbeard na dati niyang itinuring bilang anak. Pero sa huli ay si Whitebeard ay napalibutan at pinagtulong-tulungan at ito na nga ang ikinamatay niya. Sa kasamaang palad, unti-unti na nga itong nagkakatotoo sa Hachinosu. Noong chapter 1087, habang palayag na palayo yung ibang sword members ay nasa island pa si Garp at dinidistract yung mga Titanic captains. Unti-unti na rin nauulit yung mga masasamang eksena sa Marineford, katulad noong nasaksak si Whitebeard dahil sa maduming pamamaraan. Nagkaroon na rin ng last stand si Garp laban sa isang tao na dati niya rin itinuring bilang anak, si Aokiji. At sa huli, mukha nga pinagyelo na si Garp ng buo ni Aokiji at ipinahayag ng narrator na nawala si Garp sa insidenteng ito sa Hachinosu. Pero kahit na ganito ang mga pangyayari, malaki ang chance na buhay pa itong si Garp unlike na nangyari kay Whitebeard. Bakit? Una, vague kasi yung pagsalaysay sa nangyari. Sa bihirang pagkakataon na pumapatay si Oda ng mga tauhan niya, sinisigurado niya na malinaw na namatay ang mga ito kagaya ni Whitebeard at Ace. Kapag hindi pinakitang malinaw ang pagkamatay, kadalasan ay buhay pa nga ang mga tauhan na ito at babalik pa sa hinaharap. Bukod pa rito, yung finishing move na ginamit ni Aokiji kay Garp kung saan siya ipinagyelo ay ilang beses na rin nating nakita dati. Ito rin yung move na ginamit kay Jaguar de Sol sa Ohara at alam naman natin na buhay pa siya ngayon. Mukhang ang gamit talaga ng move na ito ay hindi talaga sa pagpatay ng kalaban, kundi pag-preserve sa kanila. Isa pang ebidensya natin na buhay pa itong si Garp ay ang mismong pagkatao ni Aokiji. Nakita natin na kahit panong marine pa lang si Aokiji ay isa na siyang taong may paninindigan. Totoong madalas siyang sumusunod sa mga utos sa kanya, pero meron pa rin siyang sariling moralidad. Handa siyang sumuway sa mga utos para pairalin ang kanyang sariling version ng hustisya. Nakita natin yan noong pinili niyang buhayin hindi lang si Sol, kundi pati si Nico Robin sa Ohara. Pinahiwatig rin ni Aokiji kay Smoker noon na yung pagiging pirata niya ay isang paraan lang para matupad niya yung mga plano niya. So base dyan, mahirap isipin na papatay siya ng isang marine hero, lalong-lalo na yung master na malapit sa kanya at pinagkakautangan niya ng malaki. Mukhang napilitan lang talaga si Aokiji na dakipin itong si Garp. Sabi niya nga mismo, kapag nakatakas si Kobe at mga Marines ay pagdududahan siya ni Blackbeard. At sa puntong ito, malinaw na siguro sa atin na may pinaplano itong si Aokiji at kailangan niya ang tiwala ng Blackbeard Pirates para matupad ito. Kaya importante na hindi makatakas pareho si Kobe at Garp sa insidenteng ito. Pero kahit ganun pa man, okay lang rin dahil sigurado naman si Aokiji na hindi papatayin si Garp kahit mahuli ito. Bakit? Dahil kung babalikan natin yung plano ni Blackbeard dati, gagamitin niya dapat si Kobe para i-pressure ang world government na payagan siyang maging official kingdom ang Hachinosu. At dahil mas malaki ang pangalan at reputasyon ni Garp kay Kobe, malamang ay siya ang papalit dito. Kaya kailangan nila siyang panatilihing buhay para gawing bargaining chip. Ngayon, kung si Garp ay papanatilihing buhay sa freezer ng Hachinosu, ano kaya ang mangyayari sa kanya sa hinaharap? Yung una nga ay yung nabanggit natin na gagamitin siya ni Blackbeard para i-pressure ang world government na gawing official na kingdom ang Hachinosu. Kapag natuloy ito, ay maibabalik si Garp sa world government at makukuha ni Blackbeard yung kagustuhan niya na maging hari. Kung ano man ang tunay niyang plano para sa galaw na yan, sa ibang video na lang natin yan pag-uusapan. Ang pangalawang posibilidad naman ay sa pagbabalik ni Blackbeard sa Hachinosu, mag-aantay ng tamang pagkakataon si Aokiji
at dito na niya papakawalan si Garp. Siguradong-sigurado nga ako na may lihim na plano itong si Aokiji sa pagsali niya sa Blackbeard Pirates. Ang pusta ko ay kinilala niya si Blackbeard bilang pinakadelikadong pirata sa mundo at nagbabalak siya ng pigilan nito. Pero alam niya rin na hindi niya kayang labanan si Blackbeard mag-isa, lalong-lalo na kapag pinapalibutan ito ng mga Titanic captains niya. Pero kung magtutulungan si Aokiji at Garp laban sa mga ito, ibang usapan na yan. Totoo na malaki ang advantage ni Blackbeard laban sa mga Devil Fruit users dahil sa yummy-yummy numi niya, kaya isang magandang pantapat ang Haki God na katulad ni Garp sa kanya. Isa pang posibilidad ang pang-rescue ni Luffy at Straw Hat Pirates kay Garp. Alam naman natin na hindi papayag si Luffy na basta-basta mamatay ang lolo niya, kahit pa marin ito. Kaya kapag nabalitaan niya na hostage at nasa panganib si Garp, siguradong-sigurado na susugo dito sa Chinosu. Dagdag pa natin yung posibilidad na binihag ni Blackbeard yung ibang crewmates nilo at dinala sa Hachinosu. Kapag humingi ng tulong ito silo sa dati niyang kaalyado, ay dagdag rason pa yan para pumunta ang mga Straw Hat sa Hachinosu. Yun nga lang, kailangan muna nilang lagpasan ang problema nila sa Egghead. Sa posibilidad naman na tutulong si Dragon at Revolutionary Army kay Garp, hindi na ako aasa. Sa Chapter 1087, nakumpirma na nga na anak talaga ni Garp si Dragon. Well, matagal naman na itong kumpirmado. Pero marami kasing theory recently na baka raw sanin-lo lang ni Garp si Dragon at yung nanay talaga ni Luffy ang anak ni Garp. Pero sa Chapter 1087, direktang sinabi na nga na anak ni Garp si Dragon. Gayunpaman, malabo na tutulungan ni Dragon si Garp kung mahuli man ito. May sarili kasing laban si Dragon at Revolutionary Army at grabe ang dedikasyon nila sa paglaban sa world government. So hindi ko may imagine na ililiis ni Dragon ang puwersa niya para labanan ng mga pirata kahit pa para ito sa tatay niya. So in short, almost sure na ako na buhay pa itong si Garp at least sa ngayon. Pero yung pagkahuli niya ay nag-open up ng sobrang daming exciting na possibilities para sa One Piece. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, naliniwala pa rin ako na isa sa mga susunod na arc at islands na pupunta ng mga Straw Hats ay ang Elbaf. Kung gusto mong malaman kung sino magiging main villain sa arc na yon, ay panoorin mo itong video natin tungkol kay Prince Loki ng mga Giants.